kapag yung dumaan sa Facebook, dumaan sa wall, ay khutba ni Ustad, wasiat ni Ustad, reminder ni Ustad, Islamic video. Ah, sayang pa yung ano, ang haba naman ng video ni Ustad, sayang yung load ko, sayang yung data ko. Pero kung ang makita ay mga walang kwintang mga vlog, mga prank-prank na vlog, mga nagsisipag-sayaw na mga chicks, mga nagsisihubada ng mga chicks, hindi masasayangan sa kanyang load. La hawla wa la quwwata illa billah. Lagi nating alalahanin ng akhira, mga kapatid. Nasa lugar tayo ng mundo. Ha? Lugmok tayo, nalulunod tayo sa makamundong bagay. Nasa lugar tayo ng mundo. Yung akhira na hindi natin nakikita. Kung hindi natin alalahanin yung akhira, paano natin maalala yung akhira? Dito sa mundo na makikita natin na mga kotse, magagarang sasakyan, mga latest na mga motor, mga latest na cellphone, ha? Mga latest na ano pa man, mga building. Yan ang nakikita natin, mga kapatid. Ang akhira, nakikita ba natin yung akhira? Nakikita ba natin yung naglalagablab na apoy ng impero ni Allah? Nakikita ba natin yung mga mabubuti na napapaloob sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi natin nakikita. Ngayon, kung hindi natin hahanapan ng paraan para maalala natin ang kabilang buhay, paano natin maalala? Ha? Paano natin maalala ang mga propeta? Labis-labis silang natatakot na baka mahumaling sila sa mga makamundong bagay, baka matalikuran nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Natatakot sila na baka mawala sila sa Islam. Natatakot sila. Ito yung kinatatakutan nila, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, dahil sa kahinaan ng pananampalataya natin, mas natatakot pa tayo sa krisis sa mundong ito kaysa sa krisis sa kabilang buhay. Mas natatakot tayo na baka tayo ay maghirap sa mundong ito kaysa sa tayo ay maghirap sa kabilang buhay. Totoo yan, mga kapatid sa Islam. Natatakot, mas natatakot tayo na pwede lang sa ginabayan ni Allah. Ha? Mas natatakot tayo na gutumin tayo sa mundong ito kaysa sa tayo ay magutom sa kabilang buhay. Mas natatakot tayo na baka tayo ay mahirapan sa mundong ito kaysa sa tayo ay mahirapan sa kabilang buhay. Pag-compare natin, mga kapatid sa Islam. Pag-compare natin yung mundo natin sa akhira natin. Kung saan tayo tumatagilid, mga kapatid. Kung makita natin na mas malapit tayo sa mundo at tayo ay lumalayo sa akhira dito sa puso at isipan natin, mga kapatid, hanapin natin ang mga daan tungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At 100%, mga kapatid, ang ginagawa natin na ito ay kabilang sa mga daan tungo sa gabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito na aapektuhan yung pananampalataya natin sa tuwing hindi na tayo nakakarinig ng mga aralin o usapin patungkol sa kabilang buhay. Oo, andun na tayo, nagsasala tayo. Pero sala na subuso Allah matawaran. Sala na si Allah lang yung nakakaalam kung tanggap ba yun sa kanya o hindi. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipakita niya sa atin ang kahinaan natin, ang kakulangan natin, pagkukulang natin sa pagiging Muslim natin, pagiging mananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi natin makita, mga kapatid, na nagkukulang tayo, paano natin pupunuan yung mga pagkukulang natin kay Allah? I mean, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titimbangin
yung konsentrasyon mo sa pag-alala kay Allah sa loob ng sala at sa kayong mga iba't ibang naiisip mo na yung iba pang hindi mo naaalala sa loob ng sala ay naaalala mo. Ako, Tubsyari, nuduro, ruwakan minisolak. Doon ko pala inilagay yung 20 pesos na yun. Ha? Doon mo naaalala sa sala. Naaalala mo sa sala yung mga hindi mo naaalala sa labas ng sala. La hawla wala quwata illa billah. Huwag nating sabihin na porque nagsasala tayo ay safe na tayo. La hawla wala quwata illa billah. Huwag tayong maging kampante, mga kapatid. Oo, andun na tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pero huwag na huwag tayong maging kampante na maging feeling perfect na ang mga pagsamba natin. Huwag na huwag tayong maging kampante na feeling okay na yung mga pagsamba natin. Huwag na huwag tayong magiging kampante na okay na, makakaparaiso na tayo. Huwag na huwag natin yung isipin, mga kapatid. Huwag na huwag natin yung isipin, mga kapatid, sa Islam. Kasi dyan tayo magiging delikado. Pag magiging feeling na tayo na okay na yung sala natin, okay na yung mga pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito natin ito kailangan, mga kapatid sa Islam. Gaya ng sinabi ko kamakailan, marami sa atin, ang kung walang Friday khutbah, walang maririnig na aralin patungkol sa kabilang buhay. Kapag yung dumaan sa Facebook, dumaan sa wall, ay khutbah ni Ustad, wasiat ni Ustad, reminder ni Ustad, Islamic video, ah, sayang pa yung ano, ang haba naman ng video ni Ustad, sayang yung load ko, sayang yung data ko. Pero kung ang makita ay mga walang kwintang mga vlog, mga prank-prank na vlog, mga nagsisipagsayo na mga chicks, mga nagsisihubada ng mga chicks, la hawla wala quwata illa billah. Hindi masasayangan sa kanyang load. Alam niyo ba, mga kapatid, na yung niloload natin sa cellphone natin ay itatanong yan sa atin sa kabilang buhay. Bawat sentimo na ginasta natin sa mundong ito, itatanong yan sa atin sa kabilang buhay. Yung niload natin, pera yan, sobra pa yan sa sentimo. Iba pa nga, hindi nasasayangan sa 100 pesos na pang load niya. Makapanood lang ng kung ano pa mang panunurin niya dyan. La hawla wala quwata illa billah. Kung ang load na ginamit mo sa data, ginamit mo para makapanood ng wasiat, reminder ni Ustad, barakallahu fik. Biyaya para sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na gamit mo sa kabutihan. Mga kapatid, totoo po ang kamatayan, mga kapatid, hindi biro. Hihintayin ba natin na makita ng mismo ng mga mata natin ang kamatayan? Maramdaman natin mismo yung kamatayan? Babanggitin natin yung la ilaha illallah, hindi natin mababanggit. Susubukan natin banggitin yung la ilaha illallah, mahihirapan tayo, waliyadu billah. Yan ba yung gusto natin mangyari, mga kapatid? Ilan ba sa mga tao ang sinubukan niyang banggitin yung la ilaha illallah sa oras ng kamatayan pero hindi niya mababanggit kasi hindi naman yun ang kanyang isinabuhay? Kung ano ang isinabuhay ng tao, mga kapatid, yun ang paiiralin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa takdang oras na yun. Kung ang tao adik sa sabungan, adik sa sitijis, adik sa biya-biya, adik sa tabdaka, la hawla wala quwata illa billah. Hindi malayo na sa bingit ng kamatayan, yan ang ipapabanggit sa kanya ni Allah, tabdaka. Pero kung ang tao, ang nilalaman ng kanyang puso ay la ilaha illallah, kanyang isinasabuhay ang la ilaha illallah,
Ang routine ng kanyang buhay ay la ilaha illallah. Hindi siya mahihirapan sa takdang oras na kanya itong mabanggit la ilaha illallah. Oo, ngayon, pwede mo yung banggitin ngayon. Pero sa bingit ng kamatayan, kung hindi naman yan ang isinabuhay mo, mahihirapan ka, aking kapatid. Yung truck na naglalaman ng saging, kapag binuksan mo yan, ang makikita mo ay saging. Imposible na ang makikita mo dyan ay mansanas. Saging naman yung nasa loob. Ganon din ang puso. Kung ano ang nilalaman nito, yan ang iiral, mga kapatid. Yan ang iiral, mga kapatid, sa Islam. Sa oras na kung saan ay makakapagbigay kapakinabangan sa taong mananampalataya ang kanyang pagiging matapat sa kanyang relihiyon. Pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala.